What's up, guys? So, good morning. Ngayon, aalis ulit tayo. May bago tayong adventure. Kasama natin si Brian. Ngayon, guys, mag-camping tayo kahit medyo gloomy. Puna tayo ng Lopo, Batangas. Doon tayo mag-camp. And wala, first time natin doon. So, check natin kung kumusta yung camping spot doon. Beachfront. And sa check natin. First time natin dun, no? Sa part tayo ng Batangas. Lobo, first time sa Lobo. Lagi yung San Juan. San Juan or din sa kabila. Oo, sa kabila, Kalatagan. Tignan natin, guys, kung maganda yung tubig, yung buhangin, yung vibe. Medyo malayo lang sa'yo, no? 4 hours, no? 4 hours, oo. Saka medyo gloomy, oh. Makulit kasi kami. Medyo may LPA yata eh. May LPA kasi. Pero may mga itetest tayo ng mga camping gears. Check natin. So, ayun mo, abangan nyo dito sa video. Balita ako, sobrang dali yung setup ng tent, no? Actually, yung question ko dun is, ano eh, kung waterproof ba siya eh. Sana bumagyo. Sana umulan. So, yun. Pero ayun, yun yung ano yun. Isang feature nun, sobrang delay setup. Saka good for 4 yun ah. Setup at saka iligpit. Kasi nakakatamad sa lahat, iligpit. Correct. Sa camping, pinakamalakatamad, mag-setup and mag-ligpit. So ayun, it's 8 a.m. See you later. Kape muna kami. Turn right. Kanan tayo dito. Sabi ni Waze na ito yung unang pin na ibibigay sa inyo. Yung Jollibee dyan sa San Juan. Then yung first pin para hindi kayo padaanin dun sa kabilang daan. Ito na yung second pin, guys, oh. Boracay de la Illa. Pero hindi tayo dyan. Sa next pin pa. Next pin is... ayun, wala doon. Diretso lang. Ay, makita kayo. Waste way to Lobo. So, dire-diretso lang tayo doon. So, yun yung famous na bato. Lobo. Morning po. Dami na rin palang mga ano dito. Mga beach resort. Ah, ito. Yan pala. Unica Iha. Ayan, ito. Ito yung sa taas side nila. Dito tayo sa ano. Dito tayo sa may beach side. Ayan, konti lang tayo. Silip muna tayo dun sa lighthouse. Mga 4 kilometers away daw. Dun yung Unica Iha. At saka tayo mag-camp. Ay si Brian. Uy! Ayan na yung ulan. Nakita niyo na yung ulan. Ayan na. Huwag naman. Ataw! Banat! Uy, umuulan. Hindi namin alam saan kami. Wala signal. Nahanap namin yung lighthouse. Ayan, maulan. Wala pa rin signal. Ito na yung lighthouse, guys. Oh. Yan.
kaso maulan. Ayan guys, oh, yung lighthouse dito sa Lobo, Batangas. Kaso umulan. Kaya balak namin mag-shoot dito kaso umulan. So siguro hindi na lang muna. Ano sabi mo sa daan papunta dito, bro? Hindi mo naman sinabi, ano pala to? Ano? Trail. Trail na 4 kilometers ang sabi, kaso hindi na sabi yung T. 40 kilometers. Mahirap magtiwala pag nasa ano kay probinsya. Pag sinabi malapit. Pag dyan lang. Hindi. Sabi kasi dyan lang eh. Sabi kasi dun, saan yung lighthouse ate? Sabi na dyan lang sa unahan. So yun nga, dito lang sa unahan daw. Ito. Ayan yung lighthouse. Bayad lang tayo dito ng 30 pesos per person. Environmental fee yan natin, no? Yung pisa buong area. Ayan, pag kumasok ka ng Lobo, Batangas. May shoot dapat kami dito. Kaso yun nga, bawal drone. So guys, tapos na tayo dito sa lighthouse. Lipat tayo sa doon na sa camping area para makapag-settle down tayo doon. Tapos chill na lang. Alright, let's go. So, nag-explore muna kami dito sa Malabrigo Lighthouse. So, nakausap natin yung tourism nila dito. So, 1891 pa pala yung lighthouse na yan. So, more than a century old na siya. And then, 90% nung structure ng lighthouse tsaka nung parang bahay is original pa. Bubong lang napalitan. Pero hindi na sila nagpapapasok sa loob kasi medyo lambot na raw yung ano, hindi na raw matibay yung sahig, baka may madisgrasya. Pero napakaganda makita ng mga ganito kasi noong Spanish colonial time, 26 pala nag lighthouse ang tinayo ng mga Spaniards. Dalawa na sa Batangas. So isa dito sa Lobo, tapos isa sa Calatagan. So ayun. Pwede nating i-check lahat 'yun, ikutan natin. And functional pa pala yan guys, everyday guide pa rin siya sa mga vessels sa dagat. Ang pinalitan lang nila is yung ilaw kasi sobrang luma na, pero the rest structure wise all original pa daw dun, 90%. So, yan yung masarap din sa pagka-travel eh, marami kang natututunan. Anyway guys, bawal nga pala mag-drone dun, tapos may binabayaran dun, 30 pesos per head na fee for mga visitors. Papalik na tayo sa camp. Wala na rin yung ulan, dumaan lang talaga. Pero rough road ulit to. So from camp, mga siguro 20 minutes na travel time by land, mga 4 kilometers, pero medyo rough road. May nakita tayong bridge. Yan na namin na kuha yung pangalan. Pero ito yung view guys. Wala rin masyadong dumadaan, so palipad tayo doon. Dito na tayo sa campsite. So yung ano pala dito, hindi buhangin. Bato-bato. Pebbles, Unica Iha Beach Resort. So yun guys, nandito na tayo sa Unica Iha Beach and Camping Spot. Apuesto na si Brian dyan, no? Ganda. Ano masabi mo dito? Sakto yung punta kasi kahapon daw napakalakas ng hangin, hindi makapag-pitch ng tent. Pero ngayon, kaya pa. Wala nga lang hangin, wala yun. Kung mapansin nyo. Hindi wala. Pa mainit kasi galing ulan din. Diyan tayo mamaya, try natin dun guys. So, dito tayo nakapuesto. Ayan. Ilan to? Dalawang, tatlong sasakyan lang dito ngayon. Ayan. Okay naman, ganda ng spot. Peaceful. Tapos may CR din. So, CR. Ayan. May malinis yung CR nila maayos. Tapos libre pala yung ihawan dito guys, kala ko may rent. Tinanong ko si ate, nagulat siya, sabi, ay walang bayad po. Yung? Ihawan. Ah, libre yung ihawan. Mm-hmm. Pero, pakita natin yung CR mamaya. At silipin na natin ngayon. Other than that,
Siguro okay din, bilhin na kayo ng ano talaga, like mga karne, kasi mga frozen. Ah, yun naman talaga yung ano, yun naman talaga sinasabi nung ano, pag magbubuk ka dito, bili ka na, andalin mo na yung mga kailangan mo, bago ka pumunta dito. Oh, malinis! Ah, ganda ng CR. Decent, decent. Ayan. Ganda ng CR, guys. Shower. May gagamba lang, ganyang kalaki. Ganda, ganda. Fairness. Kabila, top and lalaki. Same lang. Ayan. So, bagong-bago kasi. Oo, bago yung CR. So yun, yun yung CR. Okay naman. Tapos ano dito, parang pare-parehas na naman sila ng vibe. Ito lang unika iya, medyo ma-shade. Ah, itong buong stretch, no? Oo, itong stretch na to. Dun sa unahan, meron, pero parang baby coconuts pa. Hindi pa ganun kaano yung... Ito mas siksik kayo, no? Mas dikit-dikit. Oo, tama. Tsaka ingat kayo pag nagmamaniobra kayo, guys. Kasi medyo, yun nga sabi ni Kirk, mas siksikan yung puno. Tanga mo na nun pag sumabit ka pa dito. Wala akong kalaban. Wala ang kalaban. Hindi gumagalaw yung kalaban mo. Oo. So yun. Sunod-sunod na sila dyan. Ayan. Magkakatabi naman yung spots dito. Oh. Iba-ibang ano. Ayan. Tapos for any other necessities, may sari-sari store. Walking distance lang. Walking distance. Pero walang palengke. Yun. Siguro set up muna kami. Tapos chill lang. Ito yung spot. Iglilibaran na. Pero mukhang daan lang naman. Mukhang daan lang. Sana daan lang to. Pero sobrang lakas ng hangin. High low pressure. High low pressure. So, kaya expected na rin naman. Nag-check kami ng weather forecast. There's a big chance of rain. So, eto na yun. Pero yung wind, hindi namin na anticipate. Weird guys, di ba umulan? Tapos ngayon, umaraw na. Wala nang ulan. Nanakot lang siya. Mamba lang, puro amba. Parang kami, puro amba lang. So, ayan. Dito kami, dapat ano kami. So, at least medyo ano na, lumiwanag na. Ayan na. Mahangin, humangin na din. So, ganda. Ganda rin naman talaga ng spot. Mabato lang. Pero... at least ngayon mahangin. So chill lang. Chill lang tayo ngayon. Ano lang tayo. Bago sila ng recipe ng Angus Spam. Ah! Wagyu Spam pala. Chef, anong meron dyan, Chef? Wagyu Spam. Meron dito. Wagyu. Sobrang lambot nito, guys. Hindi nyo na kailangan ng kutsilyo para hiwain. Noodles from ano yan? From Italy ba yung ano mo? Italy yan. Ayun tuna mo, from Japan. From Japan. Pero ito, ang bilis magpainit ng tubig nito. From sito sa amo. Bilis uminit. Napasok nga ako eh. May lock pala to kanina na. Yeah, ito yung mga ano namin ah. Sito Summit. Mga camping gear. And polar stuff. Thank you. Ay, napaka-pogi ng polar. Tsaka ito, yung mga ano sa. Ayan yung... Puan mo nga. Side pockets. Kumusta? Ay, chill na chill. Tapos beer mamaya, oh. Dito, lagay mo na lahat ng ano mo, gamit mo. Correct. Power banks. May cellphone device. Ganda, ganda ng spot na to. Ganda. Thank you, Polar stuff, thank you. Napaka-bogey ng tsaka comfy ng puan nyo. Yung tent nyo na 4-person automatic. I know. Titest namin mamaya kung ano. PA. Kung kakayanin, tama kung kakayanin yung LPA kasi may LPA. Check natin, leak proof tayo kung uulan. Kain muna kami, gutom na, late na, last dos na. Let's go.
Bro, sorry, shout out ko lang. Napakalakas ng hangin, pero yung tent natin hindi gumagalaw. Ah. So shout out kay Poler. Shout out kay Poler. Pati sa upuan namin, ano. Ganda, ganda ng design, no? Poler. Hindi kasi yung sobrang lakas ng hangin, guys, kung dito lang kayo. Kasi may LPA, pero... Thank you, Poler. Hindi pa naka, ano yun, peg yan. Hindi pa naka peg yan. Port of San... Ay! Oo, oh, hindi kompleto ang ano, pag walang mga ganito. Balik, bro. Alam nga. Balik? Balik, tumiklop lang. Hindi siya mababalik. So wala tayong gagawin ngayon, guys. Kasi ito lang naman talaga pinunta natin, mag-chill. Mag-chill tayo. Ganda, sobrang sarap ng ano, hangin. May rainbow pa, oh. At saka ano, bukas siguro try natin yung ano, tubig nila. Green eh, oh, ay blue. Ah! Kaya na pa ako curious dun eh. Ano lang talaga dito, bato. Pero other than that, sobrang chill din. Ano yung pinupok-pok mo, bro? Patibay natin yung shelter natin. Mapapalaban tong Poler ngayong gabi. LPA. Poler versus LPA. Pero so far. And ARB. Owning room versus LPA. Yan yung ganap dito, guys. Binabayo kami ng hangin. Sobrang lakas. Inisto namin ito eh. May kubo naman. Ayaw lang namin dun. Ayun o. Same dun eh. May pader din. May kubo. May ilaw. Pero, camping is life eh. Yung pinanindigan natin ito. Ayan, ayan, ayan. So, ito yung tent natin. Actually, hindi na namin kailangan to. For this night, hindi namin kailangan. Pero gusto namin itest tong Poler. Kung kaya ba niya talaga yung hangin, yung ulan. Kung may leaks pa, ganun. Kasi, kung ito gagamitin natin in the future, dapat matest natin. Diba? Ito, na-test na namin pero mga gantong weather and hangin hindi pa. Ano normal ano lang. Normal camping na walang hangin, walang ulan. At try na namin itong awning room. Ngayon, kakaiba. Sobrang lakas ng hangin. So, wosi. Ayan, di pa kami nagdi-dinner. Siguro luto lang kami and then kain, chill. And then sana hindi lumakas ng todo yung ulan and hangin. Yung tama lang. Ayun o, binabayo siya ng hangin, no? Ooh. Okay. So we'll see. Magdi-dinner lang kami. Mukhang tapos naman na kami dito. Mag-aabang na yung steak namin. Steak! Wagyu spam. And... yeah. That's it. There you go. Yung hangin, guys, nakikita nyo ba? Binabayo na ito. So, yeah. Update namin kayo later. Set up lang kami ng food namin. Ano yan? Rice a la sardines. Yung para Sito Summit sa mga... Uy, yeah. Sito Summit yan. Camping essentials. So dinner na tayo, guys. Ciao. Hindi na namin pinahirapan ni Kirk kasi medyo ano kami ngayon, continuous tong trip, biglaan. Kaya wala kami na pamalengke. Hindi, may nakalimutan kami very important eh, cooler. Pero dilata na lang kami tsaka nalo pa din. Pansit Canton, bawon kami ng ano, naluto na nakano. Pero yung vibe naman yun eh, kahit ganyan lang. Yung experience eh. Nung kahit simple, hahanapin mo pa rin yung ano eh. Yung ganito. Yung simpleng bagay, simpleng buhay. Simpleng buhay? Issue yan, issue yung simpleng buhay. Para ano, hindi. Kasi just to keep you grounded, diba? Yung ano din eh. Hindi naman pwedeng puro kasarap kasi hindi rin pwedeng puro trabaho.
So, balance of everything. Balance of, ayan, correct. Then, kaya rin kami nagka-bonding ni Kurt. Ano talaga kami? Outdoor eh. Mas nag-e-enjoy kami sa outdoor. Yung mga Metro Manila dyan, pwede to. Gandang option to. Please shout out dun sa mga friends namin na puro ambay. Dapat kasama namin sila. Dago na sa pangalang Kevin Jello. Khalil at Paul. Khalil at Paul. Puro amba. Ayun. Tsaka guys, ganda na itong mga ano. Dito sa amin. Gutuan yung mga plato, baso. Sobrang ano, perfect. Perfect for camping. And quality wise, iba naman din level, di ba? Sea2 Summit, Sea2 Summit. Thank you, thank you. And ngayon may bagong brand, Polar, di ba? Saddle tent. Nagustuhan pala namin dito, kung nasa market kayo for tent, number one feature nito, quick setup, quick... Less than 20 seconds. Oh, perhaps first time ka palang nun, bro. Paano pag sanay ka? Hindi mo pa in-actus yun, ah. Oo, oh, walang script kanina yun. Para siyang ano, hinihila lang, no? Hila lang. Hila lang, at nakabuka na siya. Less than 20 seconds. Pero sabihin natin, less than 1 minute kung baguhan ka talaga. Hindi namin sinasabing perfect, pero so far, so good. So kasi far, so good. Actually, I'm very curious ako sa ulan, eh. Number one yun, eh. Hirap na kasi sulog ka. Kasi sulog ka, may leak. Tapos may leak. Mga gamit ka, let's say, mga valuable gears mo na cameras and ganun. Dari ka dun. So, malalaman namin pag umulan mamaya. Oh, tapos yung size pala nito, sa dalawa, sobrang luwag niya dito. Mga good for 4. 4 packs. So kung if you're a family of 4 or 5, kanyari may mga kids, pasok na pasok to. Isa na lang 10 to. Yun lang. Dari sa amin kayo mamaya. Kami pang mga ganap dito. Chill lang naman. Lama kami. Walang itinerary. Walang plano. Walang plano. Yun lang. Yun para sa ilaw, no? So dito kami ngayon sa loob ng awning room. Pero mamaya lilipat ako dun sa polar tent. Matest ko yung ano, tent. Pagbigay ng feedback. Para bigyan ko kayo ng feedback kung worth it ba or hindi. Sobrang lakas ng hangin. Saka maambon, umulan eh. Kaya dito muna tayo, tago muna tayo sa loob. In fairness, yung awning na to nag-loop brand na din. Use. Brand used. And nag-loop na din to. So, proven and tested na to. I-setup mo pa eh. Oo. Diba? Setup mo pa, tanggalin mo pa. Mas excited ako sa RTT eh. RTT is the key. Eh, di ba may RTT nga na ano? Automatic. Ah. Sure team. Ano man, yung wildland natin. Anyway, hindi, joke lang. So, yan. So, chill lang muna kami dito, guys. Bukas naman. See you tomorrow. Good night. And good night. See you. Update namin kayo bukas. Good night. Nagising ako sobrang ano. Sobrang lakas ng hangin. Grabe. Guys, time check. 11:47. Binabayo yung ano. Binabayo ng hangin. Sobrang lakas ng hangin. Parang lilipad yung tent. Pero laban pa naman. In fairness. Good morning, guys. So, it's 6 a.m. In fairness kay Polar, kahit binayo kami ng hangin tsaka ulan kagabi, survive siya. So, dito tayo ngayon. Sa coffee area. Coffee spot. Coffee. Tapos, sunrise. Ganda.
Ganda ng spot. Sunrise. Ganda ng beach. Chill muna tayo, coffee muna tayo. Guys, pakita namin yung setup namin, yung tent namin, yung awning room namin, para mag-idea kayo kung ano yung mga tinutulugan namin dito. Ito yung isa, polar. Bago lang sa tinesting namin, okay naman. Ayan yung loob. Ayan, naka-folding bed kami. Ayan, ako dito. Ako natulog dito. Si Brian dito, tigisa kami. Ito yung awning room. Ayan yung loob. Yung so may bahay siya dito. Oo. Ayan, ayan, ayan. Ayan guys, pakita natin sa kanila. Sa loob, ito yung awning room pala natin, 2.5 by 2.5 meters. Tapos ARB pala, guys, yung brand. Yung ARB, meron siyang ilaw na dito. Tapos we have polar chairs. Napaka-pogi, napaka-comfy. Itong chairs na to, may ilan na rin siya. Side table and side pockets dito. Mm-hmm. Ito yung very comfy nila na chair. Tapos, ito, care of Shopee. Care of Shopee Marketplace. And, folding bed. Kasi dito pebbles. Tapos, meron din tayong lights from Shopee. Wala siyang brand pero Shopee and Shopee. Shopee Gaming. Ito, fan, assist yung brand niya, pero sobrang solid dito. Tumatagal ito buong gabi. Shopee lang din yan, bro. Oo, Shopee. Ang maganda dito, siya, matataas siya. Sa remote control. And remote control, correct. Tapos, nag-swing din siya para kung para sa lamok. Tapos, store yung natin, storage boxes. And, ano pa ba? Yun lang. Very basic pa lang guys. Ito muna. Ito si Kurt ng gabi. Kamusta? Nag-survive? Survive. Ayun naman. Bumabayo ka gabi guys. As in, alas 11 hanggang mga alas 5 na madaling araw. Bumabayo? Bumabayo yung hangin tsaka ulan. Pero in fairness, survive naman. So, I know. Ayan. Shout out kay Paul. Wala namang leak kahit pa paano. Hindi naman nag-leak. Tapos siya, ang luwag din niya. Halos 3 to 4 persons. Kung nakaganto, pero kung latag ka, kaya mga 4 persons. Pero kung ganto kasi yung trip namin, ayaw namin ng mattress. Hindi ko masabi kung anong size, pero halos malapit na siya dito . Siguro 2 meters by... Tsaka pinakamaganda dito sa gantong tent, sobrang bilis na i-set up. Pala yung key feature na to. Yan yung pinaka, best feature, yung selling factor niyan. Kung may improve, pero hindi ba sabi ka? Para improve me siguro gusto, kapalan lang yung itong sasahig na ang tawag diyan yung lona para mas matibay yung sahig, 'di ba? Okay. Ganun. Tapos parang yung window niya parang isa lang na kung may butas. Isa lang. Tapos sa ventilation bro, kamusta? Hindi ka naman yun malaki. Pwede naman kasi may net din siya Net type. Ayun. So actually pwede to guys, lahat net. Tatanggalin mo lang. Tatanggalin nyo tong cover. Ganda, so ano naman siya? Tayo naglabas masyado ng gamit kasi nga umuulan. Pero ito, yun, kanina bago na natin binalik. Pang coffee. C2 Summit na sobrang useful kasi pwede kang mag-init ng tubig, pwede kang magluto ng saba or any butane na stove. Sobrang simple lang. Shopee din. Tables namin, yun, lifetime. Kung may masasuggest kayo guys na table, yung naghanap kami na medyo handy na aesthetic din, na terno sa kulay ng mga gamit natin, comment nyo lang, let us know. Water jug nandun. Yeah, very basic pa lang yung setup namin. Yun lang, simple lang, mas kung ano lang yung kailangan. Campsite pala, sa Lobo, ito. Yan yung sunrise. Kabilang group lang tayong kasama. Ito. Doon mga bato. Sunrise. Wala tayo. Sunrise yung side view. Sa loob po.
Tapos, maganda doon sa campsite pala bro, no? May mga ilaw na rin. Oo, may mga solar na din. Kung talagang wala kayong baong ilaw, may mga solar na light sila. Kahit yung site natin, ganda tignan pala oh, sa malayo. Yun. Parating na yung ulan. Guys, may nagpe-fishing dito. Bro, hindi tayo uwi hanggat walang huli ah. Palakas ng palakas yung ulan. Siguro pa-pack up na tayo in a while. Then, bounce na tayo. Pero silipin nyo to dito sa ano guys ah. Ito yung Unica Iha na beach and campsite. Sobrang malilim. Ayun o. Ayan. So maganda, maganda, maganda yung CR. Tapos mas dikit-dikit yung puno dito kaya mas malilim. Ayan. Ito lang siya. Ayan. Ayan. Ayun na, so pack up na tayo in a while. Let's bounce na tayo. Alright, let's go, let's go. So, we're done. Na-experience na natin tong Lobo, Batangas na car camping site. Ano pangalan nito bro? Unica Iha. Unica Iha, ayan. So, bigyan namin kayo ng konti mga tips on pagpupunta kayo dito. So, first siguro, how to get here. Feasible naman. Feasible siya. Ang first pin nyo lang para hindi na kayo palayuin is Jollibee San Juan. Actually, first bro is kailangan may reservation muna. Oo. Kasi sila tumatanggap ng walk-in. Dito sa Unica Iha. And madalas kasi maraming campers dito. So, right. Kaya better message nyo sila sa page nila. Ano naman, responsive naman. Very responsive. Oo. And sila magbibigay ng guide. Yung mga pin, kung ano yung mga ipipin nyo sa Waze or Google Maps. Kasi, dalawa kasi yung daan eh. Para hindi kayo padaanin din sa mas malayo or mas malubak. Basically, papuntang La Iha lang kayo. Ano lang naman eh. Dali lang. Sobrang ano. Tsaka, mga 3 to 4 hours from Manila, ano? Mga ganun. 3 hours. 3 hours, so. Oh my God. Yeah, 3 hours, dire-dire. Kung dire-diretso. Dire-diretso. Tapos, ayun, along the way, pwede kayo mag-Lomi, yung Batangas, tapos. Correct. Or, what to expect dito, bro, pag ano, pagdating dito sa camp, dito sa Unica Iha? For Unica Iha, particularly, what I can say is, una-una yung dito sand, guys, yung ano. Pebos. Bato siya. Bato. Tapos, yung dagat, well, itong visit namin, may LPA, medyo maalon, pero malinis naman, wala rin ako masyado nakikita ang basura. So, itong resort din, Unica Iha, yung site is parang well-maintained din. Mm-hmm. Yung surroundings, maayos. Linis. Malinis. Restrooms available. Bagong-bago din. Malinis din, tapos may mga hugasan din doon sa may tabi ng restroom. Ayan. Siguro, pwede rin gumamit nung yung ihawan. Ihawan. Mas maganda din dito kasi dikit-dikit yung puno dito. So, mas malilim. May shade na. Mas may shade. Halos, hindi na kayo maaarawan. Kung wala kayong awning, pwede. Kasi yung mga sabay namin, tent lang eh. Ganda, tsaka maganda kasi fishing sunrise. Maganda naman yung beach, maganda yung sarap kasi yung alon, tapos ayun lang naririnig mo, tapos yung puno, yung dahon ng puno na hinahangin. Alon. So maganda. Nyo, sunrise na. In fairness, maganda naman dito. Tsaka ano lang, medyo malapit lang sa Manila. For the rates guys, message nyo lang sila sa page nila. So responsive naman kasi may mga iba-ibang rates sila, depende sa size ng tents eh. So, message nyo lang sila sa page nila.
And ayun, para magka-idea kayo kung ano. Iba rin rate ng pitching ng tent tsaka ano. Iba-iba eh. May mga ano sila, may mga iba't ibang rate sa size ng tent, sa camping, o day trip, overnight, hammock. So iba-iba rates. So better if i-message na sila sa page nila. Perfect yung hammock kasi maraming puno, marami kayong sasabitan. Mm-hmm. And may mabibilhan ba? May sari-sari store, walking area, pero better if magdala na kayo ng lahat na kailangan. Kasi sari-sari store, ano lang eh, wala lang yung mga meats, fish or meats. Ano lang, as in literal sari-sari store. And then, what else ba? 4x2 friendly, yes, pwede. Mga nakasedan nga yata yung iba. Rough road, ang road is may semento, may rough road, pero kaya ng kotse. Correct. Oh. Kaya. Yan yung usual tinatanong sa atin eh. Oo, kaya ng kotse. Kaya naman. Dahan-dahan lang. Motor kaya, kotse kaya, 4x2 kaya. Ano pa ba? Mga ano dito. Tapos bawal mag-video kayo pala dito guys. May mga rules naman sila. Isi-send naman nung staff pagka nag-message kayo sa page or mag-book kayo dito, sendan kayo ng mga rules nila. And mga informative like yung guide pa paano pumunta dito, yung mga rules nila. So, ano naman, okay naman sila. Maayos naman yung ano. Kami na encounter na issue naman, mabait din si Ate yung nag-assist. Mabait din naman. Yeah. Tapos sa gabi, we felt secured naman kasi may mga ilaw. Tapos may kasabay din kami nagka-camp. So, wala naman kaming parang worry sa gabi. Safe naman, yes, correct. Pero again, it's your own responsibility to to secure your gamit, di ba? Kasi di mo pwedeng pakalat-kalat ng gamit mo doon. Siyempre mawawala talaga yan. Ano kung madami. Correct. Madami so at least man lang, be responsible. Tama 'yon. Pero secured naman yung place kahit papaano. Pero guys, etong beach na to, yung camping site, yung area mismo, pwede pang camping. Pwede niyong puntahan to. Lobo, Batangas. Ayun lang, mas realistic para sa mga drawing na plano. Para na natutuloy. Correct. Isa pa siguro pag nandito kayo, pwede niyo na ikutin yung lighthouse. May lighthouse dito sa Lobo. Yung 4 kilometers. 4 kilometers lang daw, pero hindi malapit lang. Narating kayo hapon. Rough road lang. Rough road kasi, tsaka umuulan. First timer, so nangapa kami. So far, so good. Ganda ng place. Ganda ng experience namin. And, babalikan to definitely. Definitely babalikan. Lalo na kung nangangati ka lang for camping. Quick getaway. Definitely, Lobo is is an option na sa amin ngayon. And then yeah, I guess that's it. Thank you for watching and sana may nabigyan namin kayo ng idea dito sa camping spot na to. Sana nabigyan namin kayo ng informations na helpful sa inyo if ever magka-camp kayo dito. And yes, ikaw bro. Yun lang, thank you sa support guys. Kung may tanong kayo dun sa mga napakita namin equipments namin sa rigs, comment nyo lang, sagutin namin yan. Yes, I guess that's it. So, guys, always remember, always spread the smile. Yes, yun lang. So, thank you for watching. Peace out. Bye-bye. Peace and love.